Itong bago nating video ay isang video request ng isa nating viewer na si PSX Samurai 23. Shoutout sa iyo, Boss PSX. Bali, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano magkabit ng switcher dito sa ating yung cut-off switch para dito sa ating PS2 na kinonvert natin dati sa arcade machine. Bali, ito matagal ko nang na-convert to, binaklas ko lang ulit para sa ating tutorial. Ito yung sa power on, pag yung para dun sa power switch na yung ginagamit na power na parang button dun sa mga numbers ng video game machine. Dun to nakakabit. Tapos, kung mapapansin nyo rin, kung makikita nyo, ito yung power button ng PS2. Nakarekta lang siya dun sa loob. Nakahinang lang dito sa may board. Kung saan nyo makikita yung button nya, dun nyo lang din ihinang yan. Ito pinakamadali. Ito naman yung pinaka medyo ma-effort. Itong paglalagay nitong power dito sa ating controller. Hindi siya katulad kasi doon sa Xbox. Kasi since dalawa, kahit dalawa pa yung controller na may tig-isa na cut-off switch, mas madali. Kasi ang gagawin mo, yung pinaka USB, yung parang ganito na USB o yung cable, i-splice mo lang dito yon yung sa Xbox, tas i-lift mo lang yung red, putulin mo, yun na yun, pwede na mag-switch. Hindi katulad dito sa PS2, may kakalasing ka talaga. Katulad nito. Ito, kung nakikita nyo to, lata yan. Pupunitin nyo yan gamit yung cutter o kaya, hindi yung cutter na yung panghiwa, yung cutter na pliers o kaya long nose. Pupunitin nyo yan, tas kailangan mailabas nyo yung pang-apat na pin. 1, 2, 3, 4. Magbilang kayo mula rito sa kaliwa. Ito, nakatalikod sa atin yung, ano, yung harap nitong PS2. So, magsisimula tayo dito sa kaliwa. 1, 2, 3, 4. Tanggalin nyo yung hinang gamit nung solder pool o kaya pan-desolder nyo. Tapos, ayan, pag nahigop na yung hinang, ililift nyo yung, kung makikita nyo itong pin na to, iaangat nyo yun dito, hihilahin yung ganun para may pupuwersahin nyo. Tapos dito kayo maghihinang ng isang wire sa pang-apat na to. Tapos, same din dito sa kabila, 1, 2, 3, 4. Tanggalin nyo yung hinang, hilahin nyo itong pin na to, ilalabas yung ganun. Yung wire ngayon, idudugtong mo dito, parang ija-jumper mo lang. Ayan, mag-iisa lang yan. Tapos ayan, pinagsama yung dalawang both ends, pinagsama dito sa isang wire. Tapos ito, sa ground. Ito, makikitang-kita nyo naman siguro. Ito yung ground. Tapos ngayon, dito mo ikakabit yung relay. Yung sa Allen switch, yung Allen board na ginagamit natin na yung timer board, parang ganun. Pag nagdikit yan, mag-o-on yung controller. Pag natapos kunwari yung time, magdi-disengage, madi-disconnect, mag-ano yung controller. Mamamatay yung controller, kailangan maghulog ulit ng piso. Dito naman tayo sa may pinaka-back view niya. Yung sunod nating video para mas makita niyo kung paano. Okay. Dito possible din na pwede nating gawing tig-isa na controller. May tig-isa din na cut-off switch. Pero dun kayo magdadissect sa ano na, sa kable ng PS2. Pero bihira naman na nagawa ng ganun. Sa mga Xbox lang ginagawa. Okay, wait. So ayan, nakatalikod sa atin itong saksaka ng controller. Ito yung saksaka ng controller. Ito yung sa memory card. Kita at pagtalikod, so makapapansin nyo, ito yung wire. Nakakonect yung isa sa ground. Tapos yung isa, dito sa may pinaka, magbibilang kayo dito sa pins na to. 1, yan, kita nyo ba? 1, 2, 3, 4, yung pang-apat. Ano yan, gagamitan nyo yan ng ano, ng solder pool o yung pan-desolder. Aalisin nyo yung hinang, yan kung mapapansin nyo. Tapos, huhugutin nyo yung ano niya. Ito. Medyo ma-effort. Ito, huhugutin to gamit nung long nose. O yan, tapos isasala nyo yan dito. Basta uhugutin nyo yan dyan, tapos magkoconnect kayo ng separate na wire. Yan, nakikita nyo naman siguro yung wire. Yan. Yan. Ihihinang mo yung wire. At saka mapapansin nyo rin, sealed ang to, silyado to.
Yan, mapapansin mo, may lata yan. Inano lang din yan. Plais lang din, oh. Long nose lang din ang ginamit. Pinunit ko lang yan dyan. Yan. Ito kung mapapansin nyo, ito. Yan, punit na wire yan. Hindi naman siya kalambutan, pero kaya naman. Konting effort lang. 1, 2, 3, 4, pang-apat na pin. Huhugutin mo dito. Pwede mong ilawit dyan kung kaya mo ilawit. Basta binutas mo muna to. Tapos maghihinang ka nitong wire na to. Tapos yung wire na to, naka-jumper, papunta dito sa kabila na hinugot din. Pang-apat din na butas. 1, 2, 3, 4. Yan. Ngayon, wala nang connection dito sa hinang na to. Yan. Kung mapapansin nyo, lagpasan na. Tapos, isang wire din dito, nakadugtong din dito sa pang-apat na to. Tapos, ito yung wire sa likod, papunta sa likod, dun sa relay switch, o kung anong switch man ang gusto nyong ilagay. Tapos, itong isa, sa ground. Yun, ganun lang. Sana, nagets nyo, guys, kung paano mag-ganitong PS2. Kung tutusin, ano to eh. Ewan ko kung may gagamit pa ng mga ganito ngayon, pero minsan, yung mga mahilig sa mga retro gaming, okay pa rin naman, lalo na pag may hard drive siya ng mga 250 gig, marami na rin games na mailalagay. So, yun. Basta ito, sarado yan, bubuksan yan. Ito kasi binaklas ko lang dahil medyo, nung kasing nag-start ako ng business ng arcade, eh nasa siguro mga 2014 pa. O early, basta early 2000. So, hindi ko na na-videohan kung paano kong ikinabit ito. Basta pinunit ko na lang, parang, ano kasi to, parang naka-seal. Ang hirap kasi buksan, wala man lang screw dito sa pinaka-controller niya. Kaya talaga binaklas ko na lang to. Ayun. Long nose lang, katapat na ko, naputol na. Basta ito sa ground. Ayun, ganun lang. Ngayon, siyempre, since binaklas ko na to doon sa ano ko, doon sa arcade machine ko para magamit, edi pinagsu-short ko na lang to. Wala na siyang timer since wala na rin namang nitong pandemic, wala na rin namang gagamit nito. Na mga siyempre mga players hanggang 20 ano lang eh hanggang 2K12 lang yung NBA na nauso dito. Yan. Sa mga ano, sa mga may mga arcade machine na gustong matuto, eh magegets na nila yon lalo na pag yung mga sanay na yung mga may piso net o sanay nang magkalikot ng mga piso net timer, eh simpleng-simple lang naman to. Yan, hindi naman to kailangan ng sobrang lupet na skill sa electronics, basta marunong ka lang magkalikot, sundan nyo lang to. Ayan, sairin nyo yung hinang ha, para madali nyo mahugot dito yung pin. So, yun lang guys, shoutout sa'yo sa, ano, pasensya na, medyo natagalan yung request mo sa akin na tutorial kung paano to ginawa. Kasi sobrang busy na natin ngayon, lalo ngayong pandemic, kailangan mag-survive. Kaya, syempre, sa ibang business naman tayo ngayon. So, yun. Thank you uli sa request nyo. Sa request mo, ano, brother. Sige, sa susunod. Pag may ano kayo, may mga request pa kayong ibang tutorial, eh, comment nyo lang sa baba. At gagawa natin ang paraan. Okay? Thanks for watching.